Magsitayo na po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin ang awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mayaman na noon si Abraham. Marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Si Lot na laging kasama ni Abraham ay manami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan ng mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa, sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon, ang mga Kanineyo at Pereseyo ay naninirahan pa sa dakong iyon. Kinausap ni Abraham si Lot, "Hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin, sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuti, maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo, at doon ako sa kabila." Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niya ang kapatagan ng Jordan
hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ng Panginoon at ng lupain ng Ehipto. Noo'y hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora, kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan, samantalang si Lot ay namayan sa lungsod sa kapatagan ng malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito'y napakasama ng mga mamamayan. Namumuhay sila ng laban sa Panginoon. Pagkaalis ni Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Tumanaw ka sa paligid mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makakaagaw niyan sa iyo. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng alabok sa lupa. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iyay ibibigay ko sa iyo." Lumipat nga si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya noon ng dambana para sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Yaong masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na aayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Kailan may siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng ditunay na balita at itinatampok niya ang matapat na lumikha. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at hindi at kahit anong gawi hindi masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng puon natin? Magsitayo na po ang lahat. Ilaw ng mundo at buhay na ang alagad ko. Sumainyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat
yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa iyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, saan mang panig kayo ng bansa o saan panig man kayo ng Pilipinas, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumain niyo. Napakapamilyar ng mga salita ngayon ng ating Panginoong Jesus sa ating Ebanghelyo. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Do unto others what you want them do unto you. Parang pamilyar po, ano? Katunog ito ng golden rule. Itong mga salitang ito ng ating Panginoong Jesus, itong paalalang ito, ay yung tinatawag nating positibong pagkakasalaysay ng golden rule. At yung golden rule, ang sinasabi, do not do unto others, huwag mong gawin sa iba yung nais mong hindi nila gawin sa iyo. Mas, well, madali naman talagang huwag gawin yung mga bagay na masama kasi ayaw nating gawin sa atin ang kapwa natin. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling. Kaya lang minsan naiiwan tayo doon sa walang ginagawa hanggang sa hindi mo na rin gawin yung dapat mong gawin para maiparamdam sa kapwa mo na ikaw ay nagmamalasakit. Pinalalampas mo yung pagkakataon, no? Talagang nawalan na ng gawa. Kaya maganda ang paalala ni Jesus, gawin mo naman sa kapwa mo yung nais mong gawin nila sa iyo. E ano nga ba ang gusto nating gawin sa atin ng kapwa natin? Ano ba yung ninanais at inaasahan natin mula sa kapwa natin? Hindi ba't nais nating tayo ay respeto? Nais natin na tayo ay bigyang pahalaga, lalo na ang dignidad natin bilang tao. Nais natin na maging patas ang paningin sa bawat isa. Walang nakaangat, walang nahuhuli. Dapat pantay-pantay. Pero sa mas malalim na pagtingin, itong mga nais nating ito ay refleksyon ng mas malalim na pagnanais natin. Nais nating tayo ay mahalin, nais nating tayo ay maunawaan, nais natin tayo ay mapagmalasakitan. Yang mga yan, mga minamahal na kapatid, mga minamahal nating deboto ng Pong Jesus Nazareno, ay natural, likas na pagnanais ng kahit na sinong tao. Ang bawat isa ay nagnanais na makaramdam na siya ay minamahal. Binibigyan tayo ng Diyos ng pakikibahagi sa pagmamahalang ito sa kapwa, lalong-lalo na sa pagmamahal ng Diyos sa atin. At ang pagnanais na ito ay talaga namang nasa kaibuturan ng puso ng bawat isang tao. Yung mahalin at magmahal. Ito pong mga salita ni Jesus sa atin ngayong araw na ito ay nagpapaalala sa atin na dapat handa tayo. Saan? Dapat handa tayo at pipiliin natin na mag-alay, magsakripisyo para sa iba. Kung yun din naman ang nais natin na matanggap mula sa kanila. Kung makikilala natin itong natural, itong likas na pangangailangan natin para mahalin at magmahal.
eh talaga naman dapat kikilos tayo doon sa pagnanais na iyon. Father, parang ang daling gawin na. Father, hindi naman madaling mahalin yung kapitbahay ko na kung ano-ano na lang ang sinasabi sa akin. Father, ang hirap-hirap na mamahalin yung mga taong iniwan ako. Magandang pag-isipan yan. Baka mamaya, kaya ka iniwan, kasi meron ka rin ganong ugali. Baka iniwan mo rin yung ibang tao in the past, kaya ikaw nakakaranas ka ng ganito. Baka kaya masasakit na salita yung naririnig natin kasi yung mga salita din natin, eh minsan nakakapanakit. Mga minamahal kong kapatid, minsan yung pagiging makasarili natin, no, na nagnanais na ako lang ang mahalin niyo ako, no? Minsan pagka ganun yung pag-iisip natin, eh talagang mahihirapan tayong kumilos ng naaayon sa pag-ibig. Bumababa yung ating pagtingin, bumababa yung ating pakikitungo sa ating kapwa. Gusto mong mahalin, eh ang damot mo namang magparamdam ng pagmamahal. Ang susi dito ay dapat bigyan natin ng atensyon ang ating duty o yung ating dapat gawin bilang isang anak ng Diyos at bilang isang tao. Dapat tayong magsumikap na tayo ay tinatawag o dapat magsumikap tayong makita na tayo ay tinatawag na kumilos para sa pagmamahal. Hindi kailangang mahalin muna tayo bago tayo ay magmahal. Hindi dapat na mauna munang tayo ay mabigyan bago tayo magbigay. Kung ganun lamang tayo kumilos nang dahil doon sa matatanggap natin o mapapala natin, eh parang mawawalang saysay yung pagkilos natin. Tandaan natin sa pakikitungo natin, kung ikaw meron kang likas na pagnanais na mahalin, yung kapwa mo din, yung katabi mo, yung kamag-anak mo, yung kaibigan mo, parehas ng pagnanais na siya rin ay mahalin. Huwag na tayong maghintayan. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Mauna na tayong magmahal. Mauna na tayong magmalasakit. Mauna na tayong umunawa. Tayo ang dapat unang kumilos upang itong mga bagay na ninanais din natin ay in the long run, siya rin namang matanggap at maranasan natin. Huwag tayong maging madamot sa pagmamahal. Huwag tayong maging madamot sa pagmamalasakit sa ating kapwa. Kung alam natin at isinasabuhay natin ang magmahal, hindi mo na kailangang i-demand mula sa ibang tao na ikaw ay mahalin. Tandaan mo, ikaw ay kamahal-mahal. Kung mauuna tayong magmahal, sigurado ang ipapalit ng Diyos sa atin ay tunay din ng pagmamahal. Kung marunong tayong mauna na magmalasakit, yung pagmamalasakit ay darating din na sa atin ng, sabi nga, naturally. Hindi na kailangang ipilit. Kaya mga minamahal kong kapatid, ito yung grasya na hihilingin natin mula sa ating Panginoong Hesus. Turuan niya tayong magmahal kagaya ng pagmamahal niya. Walang hinihintay na kapalit, ngunit dahil ito ang inaasahan mula sa atin. Si Jesus, siya ay unang nagmahal. Siya ang unang nagsakripisyo. Siya ang unang nagbigay ng kanyang sarili. Nawa matuto tayong umibig, maunang magmahal, maunang gumalang, maunang magmalasakit, nang walang hinihintay na kapalit. Sapagkat kung tayo ay matututong maunang magmahal at magmalasakit, siguradong babalik sa atin ito ng makaisang libo pa ng ating ibinigay. Magsitayo na po ang lahat.
Mga minamahal kong kapatid, ipinangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit sa pamamagitan ng may pagtitiwala at pananalig na panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao, naway buhaying muli ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Amang mapagkalinga, likhain mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao ay nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya ay iwastong lubos. Siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, ket sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kristong kuya ko.
Paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Santo Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati